Hello, 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 hello everyone. Kamusta po kayo? Morning po. Right. Oo, alam nyo, napaka-special itong ating webisode ngayon dahil bukod po kay Kuya Bong, kay Kuya Erwin at kay Tosca, nako, kasama po natin si Kuya Edwin Kua at si Kuya Jason. So, hello Kuya Edwin, hello, Kuya hello, Jason. Hello, hello, hello. Yeah. Hello po sa inyo. Yes, welcome, welcome. Alam nyo, bago natin simulan itong webisode, alam mo Kuya Bong, Kuya Erwin, ano, mga kapatid, ang dami po nating natatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga viewers. Sa sobrang dami, Kuya Bong, nako, tingin ko kailangan meron tayong isang dedicated episode para lang sagutin itong mga katanungan na ito. Bigyan ko lang kayo ng sample, ha? Sabi, paano po ang ginusto mong lalaki hiwalay po sa asawa at may anak, pero hindi sila kasal? At ito pa, paano kung hindi naman po Kristiyano ang babae at ayaw magpasakop sa asawa, ano po ang dapat gawin? At ito pa, isa pa ha, paano po kung engaged pa lang ang Christian couple, is it right and wise to practice or train ourselves before marriage? Nakita nyo naman, napakaganda ng mga katanungan. Kaya naman, minabuti po ng ating programa na bigyan ng isang dedicated episode itong mga katanungan nyo. Kaya abangan nyo lahat yan, ha? Abangan nyo. Jerry, maalala ko lang, yung huling tanong, na-discuss natin yan, ha? Doon sa, ano? Dating. So, dapat balikan niya yon kasi mahirap yun, yes. Ano, delikado yun. Kaya, ano, pero yung ibang tanong, magandang i-discuss natin yan in one of the episodes na gagawin natin. Right. Yan. So panoorin niyo yung mga previous webisodes natin. Pero for today, nako, itutuloy natin ang ating usapan sa conflict, mga kapatid. Conflict, ah, hindi nagkakaayos, no? So today, conflict, saan ang pag-uusapan natin? Communication, pag-uusap. Kadalasan, nag-uusap pero hindi daw nagkakaunawaan. So unahin na natin, definition. Ano ba ang communication? Apa. Google ko po ba? Communication. Ano nga pasto namin? Communication is ano, yung bang making the other person understand what you are saying. Ayun. Yun ang at least goal ng communication. Mm-hmm. Na maintindihan ka ng iba. So keyword dun yung word na understand, ano? Kuya Erwin? Oo. Kuya Bong, may madadagdag po pa kayo doon? Yung communication, actually, ang ano no, ang lawak niyang usapin na yan. Pero ang communication is something that will unite you eh. From the word, ano, communication eh. Parang nag-meet in the mind. Nagkakaroon ng meeting of the mind. No? Napaka-importante noon. Na hindi lang normally dyan sa verbal, kundi pati non-verbal. Kaya communication conveys thoughts and feelings with the spoken word, both of words and tone of voice, kasama yon, no? At kasama rin dito yung feelings, no? Without words, like facial expressions, body posture, hand gestures, direct or indirect eye contact. Yan, kasama rin dito ang yung patient or impatient listening, kasama yon, di ba? Kasama rin. Kaya gentle and rough touch, style of dress and clothing is also part of your communication. Apa, ano, parang yung mga responses, communication. Kaya yung word na yan, napakalawak kasi ano eh, kahit sa Old Testament, ang ginagamit na word dyan ay word na dabar. Ibig sabihin, word, no? Word. It's basically an expression of what you have in mind and what you want to convey. Yan. So yun yung ano, yung mga naintindihan ko about communication. Napakaganda. Eh, paano po yun? Kasi may nabanggit po si Kuya Bong na yung may kinoconvey ka. Paano po kung may gusto kong sabihin sa text message? Kunwari, importante talaga. Maaari po pong maging sanhi yun ng misunderstanding kung itetext ko lang gusto kong sabihin. Nako. When it comes to conflict, nako, wag na wag kayong magtatry na mag-i-reconcile o i-resolve yung issue through text. Yes. Walang pano yung text. Ikaw nag-create, yung nagbabasa. Naku. Oo, yes. Delikado yun. Kahit, di ba, misal pa nagte-text ka, gusto mo, alam mo, hindi naman talaga yan ang ibig kong sabihin eh. Pero pag binasa yan, alam mo, hindi naman talaga yan ang ibig kong sabihin eh. Hindi ka lang nakakaintindi. Bobo ka kasi. Parang gano'n nadating bigla. Di ba? Nakuha mo, ay, yung tono mo, nakin-create nung nagbabasa. Yun ang danger. Yeah. Yeah. Kaya nga. Oo, kaya Kuya, Sister Tosca, just to add, kaya na-invento yung emoji. Kasi nga, you also convey the feelings. Yung sinabi ni Kuya Bong, no? This is just mere words. Yung feelings nandun, eh, di ba?
So, siguro tanungin natin si Kuya Edwin tsaka si Kuya Jason. Kuya Edwin, Kuya Jason, kapag kayo po ay nakikipag-usap o kaya may nakikipag-usap sa inyo, ano po ba yung parang nakikita nyo minsang nagiging sanhi ng misunderstanding o conflict? Sige, mauna na ako. Sige. Sa akin, natutunan ko about communication, yung the tone. Kumbaga, habang nag-uusap, it's how you say it, yung tono kung paano mo sinabi. Napakalaking bagay po niyan para dun sa ating kausap. Minsan, akala kagad galit dahil napataas yung ating tone. Yun po. Tama. Oo nga. No? Minsan, ganun, ano? Yung pala, excited lang. Ikaw, Kuya. Ikaw, Kuya. Kuya Jason, no? Yung tone, yung napakahalaga, at saka yung gesture, how you say it, no? Dahil minsan, the mere asking lang na, kumain ka na ba? Pagka ibang tono, kumain ka na ba? Yung tono na iba lang, parang may ibang meaning na. Pero pagka yung sweet mong tinanong na, kumain ka na ba? No? It yung exchange of ideas, no, yung pag-convey, ibang-iba sa pag-intonation mo, mabigat o matigas. So, I believe the intonation really plays a big role sa ating communication. Kahit na gano'ng kaganda ang statement mo, tulad na sabi nga ni Kuya Bong, minsan nalolos in translation pag true text lang. Lalo na depende sa emotion ng taong recipient ng message mo. Yes. So, alam mo, Kuya Bong, Kuya Erwin, napakaganda nung binigay sa atin ni Kuya Edwin at Kuya Jason. Pero ito yung gusto ko itanong sa inyo. Ibig palang sabihin nito, na kapag tayo pala ay nakikipag-usap, hindi lang importante yung the message out, but also you have to consider yung recipient, yung tumatanggap. Yes. Oh, no? Tama po ba yun, Kuya Erwin, Kuya Bong? Oo, tama yun, yung recipient. Kasi dapat intindihin mo rin kung saan nanggagaling yung recipient. Kung kilala ba yung mga recipient, alam mo na some people are sensitive, some people para sa kanila, okay lang, we can be very frank with them, mas gusto nila yon. Iba-iba yan. Lalo na pagkultura. May mga ibang culture na talaga gusto nila, very open lahat. Kahit na medyo para sa atin masakit, sa kanila okay lang yon. They will not take offense. So, importante din yun. You have to know yung kung sino yung kausap mo. Walang pinagkaiba rin yan sa mga pan. If you're doing public speaking, kailangan malaman mo yung audience mo. Alam mo siya. Para malaman mo how to communicate your message to your audience. And yun, ang nabanggit lang kasi ng mga elements ng communication dito, yung tone. Maganda yung tone. Is more significant, more impactful than words. No? But bukod doon, pati yung gesture. Yes, sure po. Importante din. Kasama natin. Kasi Jerry, hindi yung naiintindihan mo eh. Ano yung intindi nung sinasabi? Yung sinasabi mo, ito, parang iba pala intindi sa kabila. Yun ang delikado. Kaya yung recipient, anong intindi niya? Yung crucial yun. Sabi ni Kuya Erwin, yung culture. No? Mahalaga yung culture ng recipient. Kasi just to share an example, 2 weeks ago, namatay yung bienan ko. So, sa culture, lalo na sa Chinese culture, when somebody visits the dead, yung bisita, pag umalis, di na nagpapaalam. No? Basta lumaki. So, para sa Chinese culture, naiintindihan nila yan. But I would believe sa Western culture, sa ibang culture, when somebody visits you, tapos bigla na lang umalis na walang paalam, you would take it as, ano ba yun? Parang naging impatient ba o nagtampo ba at di ko naasikaso kaya umalis agad. So culture really plays a big factor in communication. Ang ganda yung point na yun. No? Parang Kuya Edwin, parang disrespect. Parang ganun, ano? Yes. Pero lang, Jerry, maano rin ako, no? Kasi minsan, even yung tone, dependent sa ano yung level. Kasi may level ang communication. For example, kunyari, nakikipag-communicate sa tao. Yung common lang, superficial lang. Yan. Yung parang you're just asking for a direction. Yan ang isang form of communication. Meron matitawag na casual. Di ba? Casual communication.
Tapos mayroon tinatawag na yung comfortable communication, na magkakaibigan na kayo, nagbibiruan na kayo, parang komportable na kayo. Kaya minsan, bakit kaya mong sabihin niya ng ganyan sa iba? Pero hindi pwede sa iba, di ba? Kasi nga, meron kayong level ng ano na comfort na tinatawag. At meron naman yung tinatawag na caring communication, na you have feelings and emotions involved. Kasi gawin mo sa, kanyari, yung pagkalinga mo sa asawa mo, pag-communicate mo, di mo basta-basta ginagawa sa ibang babae yan, baka ma-misinterpret ka. So, mayroon mga kad, ganun din yung babae sa lalaki. Kailangan medyo maingat ka rin dyan. Kasi baka mamaya, nami-miscommunicate, akala nagpapakita ka ng ano, di ba? Kaya kasi mayroong natawag na level of caring eh. Yung level of relationship. At lalo na kung level of commitment, 'di ba? Kaya alam mo, magtataka kayo sa mag-asawa, bakit minsan ang loose ng asawa, ang taas ng boses minsan, yung pag silang dalawa, no? O kaya parang ang loose ng paggamit ng mga salita. Kasi alam nila may commitment na sila eh, 'di ba? 'Yun ang babantayan natin kasi doon tayo madalas nagkakasiraan, nagkakamali dahil nakakalimutan pa rin natin na may emotion lahat eh. Kaya kailangan, wag nating i-take for granted yung feelings. Kasi pagka merong idea ng commitment, kanyari, kaya madaling mag-away yung ano eh, kasi isip nila, bakit itong sekretarya ko mabait eh, mamaamo, magalang sa akin, itong asawa ko parang wala nang galang sa akin. Kasi ang idea nung ano, may commitment na sila, parang secured siya sa commitment na yon, and she demands more. Pero hindi eh, dapat bantayan mo yon kasi ano yon, yun ang madalas magkocost ng matinding ano conflict, no? Conflict. Communication. Right. Pero mga kuya, may tanong lang po ako kasi nabanggit po ni Kuya Bong yung caring communication. Paano po kunwari you care for the person so you wanted to tell the person the truth. Ang problema nung pagsabi niyo po ng truth, naggalit po siya sa inyo. Ano po 'yun? Oh, wow. Bakit po nangyayari 'yon? Opo. Oh, pero maganda na may intention niyo, 'di ba po? Paano po 'yun, mga kuya? Kasi we're living in an imperfect world, no? Hindi naman natin pwede ma-perfect to. Ideal itong pinag-uusapan natin. Pero oftentimes, offensive kasi kapag directly related sa'yo yung issue. Di ba? Kahit anong ganda na sinasabi mo, kapag medyo may guilt yung tao doon sa issue at nakakasira yun ang kalang quote-unquote superficial peace, naku, magagalit yun. As if they will think of it as an attack against you. No, naalala ko yung kwento ni Kuya Erwin eh, yung sa singing telegram. Kahit anong ganda nung pagkakasabi ng message, kapag ikaw yung directly involved, di ba, wala yon. Halimbawa, di ba, yun nga, yung sa singing telegram, di kinantahan ng parang harana type na song. Tapos wow, yung kapitbahay, ordinary telegram lang, pinipilit, uy, ano, kantahin mo rin, ganda nung kante. Oh, di ba? Tapos sabi niya, eh, hindi pwede, ordinary telegram lang ho yan eh. Ngayon, di sabi nga, di kantayin mo pa rin, babayaran kita 500. Oh, dinigyan, oh, sige po, okay lang, babasahin ko po, bubuksan ko po, oo. Tapos din niya, kayo po ba si Nena? Oo, ako nga si Nena. Oh, yun. Bila, sige, kakantayin ko na po. Nena, sabi niya, Nena, patay ng tatay mo. Ano ba? Kasi tinigrawa yan. No, pag isipan mo, tayo natatawa tayo pag nakikinig. Eh, kung ikaw yung namatayan. Naku po. Oh, di ba? Ano, niloloko mo ba ako? Kinanta pa yun, ha? Ay, kasalanan naman niya. Siya naman may gusto nun, di ba? Yeah, siguro maganda isang payo na pwede natin ibigay. Talagang think before you speak, no? Kailangan pag-isipan mo mabuti bago tayo magsalita, no? Correct. Pero Jerry, you cannot avoid, no? Sometimes you have to speak the truth and sometimes it's offensive. Hindi mo pwede pigilan yon. Kasi unang-una, if we will always try to mashy-mashy the feelings, kahit sa mag-asawa, wala kayong nare-resolve. Remember, we are to resolve the conflict. Hindi natin tinatago yan sa ilalim. Minsan masakit talaga. Kaya nga madaling masaktan ng malalaki sa babae kasi sila'y nakakapuna ng mga malinong lalaki. Especially sa lalaki, kasi lalaki masyadong masakit sa kanila yan kasi respect ang issue eh. Kaya mga babae, I would advise if you will say anything to call the attention of the husband, napaka-importante with all due respect talaga. With all due respect. Hindi pa pwedeng walang respetong dating. Ano ba? Kalat ka ng kalat. Parang ganyan. Pwedeng lang, ano, kalat ka ng baka madulas ka dyan. Ikaw din nagkalat niyan. Ikaw din na masasaktan dyan.
Kaya tulungan mo lang ako. With all due respect, parang ano. Sige. May naalala ako. Kasi nga, bago lang ako dito sa Canada. So, pero nagda-drive ako. So, hindi ko alam yung mga daanan. So, palaging sinasabi sa akin ni Mrs. na kunyari, kumanan ka dyan sa Granville. Ako naman, ang iniisip ko, Granville is somewhere down the road pa. So, sabi niya, dito na, dito na, dito na. So, yung communication, kasi nga, hindi naman ako taga rito, sabi ko, sabihin mo, kumanan ka dyan sa red, sa stoplight, para alam ko na dito na pala yun. So, yung communication, maganda yung intention kasi I'm learning to drive yung new rules dito. Pero, dahil nga hindi kami magkaintindihan pa rin dahil may konting miss sa instruction. So, nagkakaroon ng konting, hindi naman conflict, but parang... tension. Okay, tension. Tapos, yung sinasabi nyo nga na parang ang hirap para sa lalaki yung sinasabihan ng instruction. Although, nakikinig ako. Pero, it comes yun sa tone, di ba? Yung mga ganyan. Factor in. So, nagkakaroon ng konti. Tingnan mo, pag nag-ibigay ng instruction si Waze, okay naman lang sa'yo. Yes. Magalang eh. Tsaka pag nagkamali ka, di nagagalit. Oh, kasi si Waze, eh, pag nagbibigay ng instruction sa akin, sabihin ko, ayoko nga. Hindi naman nagagalit sa akin. Oo, oh, hindi nagagalit eh. Eh, yung asawa, nagagalit eh. Iba yung situation pag nagda-drive. May tension. Ano? Yes. Ito, kukunan ko kayo ng reaction dito sa sinabi ni Robert Bolton sa kanyang sinulat na libro na ang title ay People Skills. No? Sabi niya, ang communication daw, kaya daw nauuwi sa conflict, top three reason ang binigay niya. One, the communication comes with criticisms, sabi niya. Number two, too much advice daw. No? Minsan pag nag-uusap, advice ka ng advice. And number three, downplaying the problem and the feelings, no? Can you react to this? Anyone, pwede kayo mag-react doon sa tatlo. Yan, mauna na ako diyan, Kuya Jerry, no? Sige. I have learned this years ago na minsan pag ang wife natin nagkukuwento sa atin, it does not necessarily mean they're seeking for solution, no? They just want to express, may ilabas lang nila yung kanilang damdamin, yung kanilang ideas, but they're not exactly asking for solution or for any suggestion. Tayo naman, mga lalaki, being in the office, lagi pag kami may lumalapit sa atin, problema, immediately we think of possible solutions to address the problem. So minsan, doon dati, lagi kami nakaka-conflict ng wife ko dahil pag nagkukwento na siya, tapos yun, pinapayuhan ko na siya, binibigyan ko sa suggestion. Tapos, minsan nauwi sa, na-feel ko, nagagalit siya, naiinis siya. Tapos, bigla siya tumigil magkwento. Tapos, it just puzzled me. So, bakit ba tuwing nag-uusap tayo, ganun ang nagiging ending? Sabi na, kasi I'm just sharing with you. I'm not asking for your suggestion or for any of your solution. I'm just telling you, this is what happened to the day. No? No criticism, no judgment. Kaya ang ganda ng sabi ni Kuya Bong kanina is due respect. No? Dapat our communication should be seasoned with respecting the other party. Dahil kung wala tayong consideration ng ganun, minsan yung salita natin will come to them as criticism or as an objection. Okay, thank you, Kuya Edwin. Anyone else? Sinong gusto mag-react dun sa sinabi sa ano? Sa librong yun? I agree with those three things, the reason why nagkakaroon ng conflict. But I would add one more. Para sa akin yung insensitivity o kaya yung kwan eh. You must be careful when it comes to certain topics, especially relationships. Kasi kunyari, anak mo, ayaw mong pasamahin sa kanyang barkada. Hindi mo basta-basta sabihin, may mga barkada mo, walang mga kwentang tao yan. Maaring tama ka, pero kasi kaibigan niya yon, wag ganun, hindi ganun dapat ang pag-communicate. Always try to respect first yung relationship na ibang tao o yung
papayuhan mo yung kaibigan mo, best friend mo. Sabi mo, alam mo na yung pamilya ng best friend mo ayaw sa girlfriend niya. Uh-huh. Ikaw din, ayaw mo dun sa girlfriend niya. Ganyan. Tapos sasabihan mo siya, be very careful kasi relationship siya. He will surely take offense kung medyo ang dating mo, kahit na maganda yung intention mo, maganda yung tone of voice mo, parang ang dating mo is ayaw mo, ayan, doon na magsisimula yung conflict. May mga ano talaga actual accounts because, regarding that issue. So, be careful on certain topics. Ayan. Okay. Tama. Okay. Very good. Actually, Jody, tama yun. Maganda yung sinabi nung author na binanggit mo. Ang pangalan nga ulit? Robert Walton. Oh, maganda yung mga suggestion niya. Kasi, tingnan mo, kung titingnan mo yung scripture, ang tao, when we fell to sin, ano sabi ng Bible? Parang, we took the, ano, yung parang, instead na si God yung mag-determine ng good and evil sa atin, kinain natin yung fruit. Kinain nung unang tao yung fruit, di ba? So dala-dala natin yung nature na yan. So we don't, in a sense, we don't want someone telling us what to do. As much as possible, unless we ask for it. Di ba? Kahit nga sa mga boss, ganun din ang pakiramdam natin. Eh. The all the more sa mag-asawa. Kasi for some reason naman, itong maganda, sabi rin sa Bible, one of the part of the curse of sin, sabi ng ganun, yung wife would want, ano, ang kanyang desire is to over, ano, to take over, parang mag-lead over the man. Pero submitted siya, parang ganun. So, to control the husband, yun ang kanyang control. Kaya, for all those who are listening to us now, I want you to warn you na, yun ang isa sa part sa curse ng sin na you want to control the husband. Kaya nga, dikta ka ng dikta, ultimo pag pa-flush ng toilet, dinidikta pa eh. Parang ganyan, no? Parang hindi nag-iisip yung lalaki. Parang ganyan. So, lahat dinidikta. So, yun ang bagay na babantayin natin kasi ayaw yun ng Diyos. Kaya nga, ang utos ng Diyos, submit to your husband. Kasi ang design ng husband is to rule over you. Parang to rule over the wife, no? To be the head. Ganyan. So, ano yan eh, napaka-importanting paalala yan sa atin na alamin natin yung ating nature. Yung ating nature. Bantayan natin sarili natin yan so we can easily communicate. Kaya nagulat ako nung sa aklat na men are from Mars and women are from Venus. Bagamat, hindi naman Christian book yan, pero napakaganda nung kanyang mga sinulat kasi it reflects yung pinaka-nature ng tao as described by the scripture. Kaya napaka-practical ng Bible eh, nakakatuwa eh. Yan. Actually, ang author ata yan si John P. Gray, kung my memory serves me right. Ano, John P. Gray nagsulat nun. So, napaka-importante. Oo nga, no? Parang ito pala yun. Ito yung reflection. Kaya, crucial ang communication. Crucial ang communication. Tama yun. Huwag ka tayong bigay lagi ng advice. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Oo, eh, payong kapatid. Kaya nagbibigay tayo ng payo. pero, Kuya Jason, meron akong gustong itanong sa'yo, no? Based sa experience mo. Nakarinig na, ka na ba ng ganun na hindi ko naman kailangan yung payo mo. Ba't ka payo ng payo? Yung mga ganun. May experience ka bang ganun? For me, yung nagkataon lang, no, ako, I like to listen to advices. Kasi nagsimula nung bata pa ako, napapabarkada ako palagi to somebody na mga mas may edad sa akin. So, kasi panganay po ako sa pamilya. So, parang gusto ko rin meron akong kuya. So, I enjoy nakakarinig ng advice. Sa akin. Good, very good. So, iba doon, Jerry, ang ayaw nila yung unsolicited advice. Unsolicited, yes. Okay. Yes. Tsaka yung nabanggit mo. Madalas ng asawa. Tsaka yung binabanggit mo kanina. Kasi conflict sa marriage to, di ba? Conflict sa marriage to. Eh. Yes. Tsaka sabi nyo nga kanina, di ba, nabanggit nyo na yung iba, gusto lang talaga makapagsalita at may makinig. Not necessarily humingi ng advice, di ba? Yes. Tama. At ito pa, gusto ko bago natin iwan itong communication na topic na to. May pagkakaiba ba, Kuya Bong, Kuya Erwin, Tosca, Sister Tosca, Kuya Edwin, Kuya Jason, yung pananalita ng lalaki at babae, yung gender, no? Pag lalaki ba nagsalita ng ganito, tapos babae nagsalita, iba ba yung meaning? May ganun bang pagkakaiba, mga kapatid? Meron. ano, bigyan ano pagkakaiba? Lalo na sinasabi ni Kuya Bong na
dahil sa yun na, dahil sabi sa scripture, no, dahil dun sa fall ng humanity sa sin, ang mga kababaihan ay would really like to rule over the men, no? So minsan a simple, like sabi nga ni Kuya Jason, eh, kumanan ka sa Grandville. Para kay Jason, parang, oh, it's a suggestion. Pero nung sinabi, oh, kumanan ka nga sa Grandville. So parang dating kay Jason is, it's a command na, no, na, na iba na ang dating. Hindi na, pero pag lalaki magsabi niyan, may more or less, dahil siguro sa culture natin, ang lalaki ang mas madalas may authority. So, minsan, pag sinabi ng lalaki yan, mas tanggap. Pero pag sinabi ng kababaihan niya, minsan doon lumalabas ang conflict. Okay. Yeah, I agree. No, tapos si Sir Tosca, I agree, ha? Yes, I agree. Iwas tayo sa mga, pag nagalit yung asawa, hindi ka na makapag-shopping. Alam mo, ito, talagang magkaibang-magkaiba sila when it comes to ano, to communication. Like, for example, ang babae, ang daming meaning. Opo. For example, bahala ka. Hindi mo alam ano yung ibig sabihin ng bahala ka, eh. Yung bahala ka, ikaw ba magdi-decide niyan? O as ano, pagkasubukan mo, parang ganun. Kaya napaka-importante sa communication, you really have to mean what you say and say what you mean. Diba? But don't be mean in what you're saying. Opo. So, ano yun, napaka-importante nun. Kaya, kasi nga, tama yun. Yung emotion, kasi mas emotional ang babae kaysa sa lalaki. Ang babae, when they say a problem, when they express, let's say, they relate a problem, normally, ang kalang hinahanap, intimacy. No? Yung katulad kayo ni kwento ni Edwin kanina. Pero pag ang lalaki, pag nagbigay, nagbibigay ng instruction. Kaya nga, crucial sa communication ang listening. Yes. Speaking. Tama, tama. Okay, very valid naman po yung topic. So, I mean, yung mga kinukwento po. So, parang sa mga kababaihan po, like sa wives, how do we, ano po pinakamagandang way na, kunwari, meron naman talaga kaming point na may gusto kami, pero ayoko naman na ma-feel ng husband ko na I'm commanding him or inuutusan ko siya. Syempre, baka mapahiya siya, like pag may man nakarinig na iba. Parang feeling na minamanduhan ko yung asawa ko. Ayoko naman po. So, ano po yung mabibigyan niyo pong payo po sa mga kababaihan, sa mga wives na how do we do that na ano yung ma-communicate namin yung gusto namin sabihin sa asawa namin, pero hindi naman na it will come na come about na parang inuutusan namin siya or pinapahiya namin siya. Alam mo Kuya, Sister Tosca, meron ako isang magandang natutunan diyan sa question mo. Always make it appear that it is his decision, not yours. Ayo. Tama, tama. Yeah, skill yan. Tama yan. Oo. Ang style ng kwan, aking sister-in-law sa kapatid ko, sabi niya, ano sa tingin mo? Ano, mas maganda ba to o ito? Pero sa totoo lang, meron siyang kwan. Galing. Yes. So, she allows yung kapatid ko to make the decision. So, lumalabas siya talaga ako. So, yes. Ano siya, she respects the headship of the male. Which is Parang gagawing suggestion. Oh, suggestion lang. Oh, anong tingin mo? Funny as it sound, pero mas gusto ng lalaki sinasuggest. Hindi ko alam bakit. bakit? Kasi pag kinukumad na ang lalaki, sasabihin ng lalaki, oh sige, susundin ko yung ano mo, pag may nangyari, ikaw may mananagot yan. Kunwari, sister, Kuya Bongo. Mayroon yung nakakalalaki sa atin eh. Wala naman sa babae yun eh. Nakakababae ka na. Ano, wala naman. Parang wala naman to ata. Oo, parang nakakalalaki. So, ibig sabihin, there's a form of pride sa side ng man na minsan unreasonable eh. So, ganun. Yun ang isa sa mga advice. Sister Tosca, skill yan, skill. Oh, oh. Diba? Pero lulubos-lubosin ko po mga kuya, okay lang po ba? So, sige. Sa mga kababayan. E paano naman po sa mga kalalakihan na, sabi nga po ni Kuya Bong, it's somehow connected to pride. So, ano naman po mapapayo niyo po sa mga asawang lalaki na they won't fall into that pride trap? Okay po ba? Be humble. Paano ba sa mga kababayan? So, yes. Humble.
Tosca, bali, share ko lang. With how we were able to resolve yung conflict ng kami ng wife ko na, na parang sinasabi nga niya, oh, I'm not after for your recommendation or your advice, but I just wanted to listen. So, succeedingly, yung mga naging conversation namin, she will always start na, Edwin, just hear me out. I just want to share this. No judgment, no advices from you. Just hear me out. So when she says that, ang role ko talaga is just to listen. And to, tulad sinabi Kuya Bong, show intimacy. So yun nga, most of the time kasi the women would really like na you feel for them. Hindi lang just sympathize, but empathize with them. So you say, oh, kamusta ka na? How ano nangyari after that? No, mga ganun. So gusto niya na magkaroon ng personal connection to her story at magkaroon ng kaugnayan sa'yo. And when it comes to tinatanong niya kanina na you have something to suggest or to recommend pero ayaw mo ang dating ay parang minamandohan mo siya. You may say, oh, you know, ito yung feel ko, ito yung ano ko preference ko, but nasa sa'yo, ano, maybe you know better, parang ganun. So naging very cordial, naging very ano namin, ang communication namin na parang just to avoid getting into conflict. We were able to develop that kind of a style of communication na tuloy ang tagal na namin hindi nagko-conflict. As in years na. Pero alam mo, sa sinabi ni Kuya Edwin, minsan iisipin natin, ang conflict ba parating hindi maganda? May maganda bang itong idinudulot din? Kahit papano, hindi ba? Pero yung kanilang ano, pag-aayos na naintindihan nila isa't isa. Yun? Kasi wala sa conflict yun. Really? Yung conflict itself, kung matalino ka, o kaya if you are willing to listen to God, pakikinggan nyo isa't isa eh. Di ba, nagsimula yun sa ganun eh. Di ba, nalalaman mo na ganun yung, hindi naman ako naghihingi ng advice sa'yo. Di, nagkaroon na sila ng konting ano, o nga pala, ganun pala, sorry. O yung conflict, ni-resolve. Di ba? Yes, yes, yes. And in a way, it strengthens the relationship, di ba, Kuya, Kuya Bong? Yes. Meron lang akong, bago ko kayo tanungin ng inyong mga last advice, no, meron lang akong gustong linawin kay Kuya Erwin. Kuya Erwin, with your permission, ipaliwanag nyo nga po itong nakasulat sa Ephesians na speaking the truth in love. Kasi parating ginagamit yan eh. Pwede ba natin i-apply yan sa communication, Kuya Erwin? Oh, speak the truth. Always speak the truth in love. Hindi lang speaking. Always speak the truth in love. Kasi, well, number one, yung mga truths na kailangan mo lang sabihin. There are some truths naman na hindi mo na kailang banggitin. Sabi mo, alam mo ba si yung kapitbahay natin sa kanya? Chismis na yon eh. It may be the truth, pero when it comes to your personal, say it in a way na hindi naman nakakadimin ng kanyang character. It's not offensive. Para sa akin, if I am speaking something to a person na alam ko na sensitive ang issue, I pray. I pray first, Lord, give me the right words and the right tone para ma-express ko ito. So, yan. You need God pag in order to speak the truth in love. Otherwise, ano lang yan, it's just a saying para sa iyo. Kasi ang context niyan is a Christian context. So, okay. Yes. Maraming salamat po. Habol lang tanong. Yes, sige. Sister Teresa, go. Makamasama niyo po sa inyong mga payo. Kasi po, paano naman po yung mga, kasi ako po before people pleaser ako. So, pag kunwari may kausap ako, parang kahit na parang alanganin, sasabihin ko na lang yung gusto niyong marinig. So, mga kuya, ano po yung may papayo niyo po sa mga people pleaser na pag whenever we communicate sometimes, 'di ba, minsan nasasabi natin na iba na parang hindi na yung truth na nabibigay kasi gusto mo lang siya i-please. Pero in line po dun sa communication po sa husband and wife, syempre gusto mo i-please yung husband mo o gusto mo i-please yung wife mo. Ano pong maipapayo niyo po sa mga people pleasers po? Ayan, thank you. Kuya Jason, Kuya Edwin, meron ba kayong gustong ibahagi doon sa tanong ni Sister Tosca? People pleaser daw. First of all,
just do not overcommit. Oh. Do not overcommit to what you cannot do. No? You can please, especially the people that you love. No, siyempre, they are important to your life. But just make sure that you can commit in kaya mo lang. No? Dahil if you try to overcommit yourself, you end up losing. Okay. Kasi expectation niya mataas. Tapos, hindi ka naman nakaka-deliver. So, lalo tayo mag-engage into more conflict because yung expectation na tinaas mo eh. Tapos, dito ka lang. No? So, best is, yes, it's okay to please your spouse but or your family, but just don't overdo it. Mm-hmm. Make a commitment na you know hanggang saan ka lang din. Yes. Aww, thank you, diba, Kuya Edwin. Di ba, Kuya Bong, mayroon sa Bible yan yung parang make your yes a yes and yes, no ano. Yes. Ganun lang. Yes. Di ba? Okay. Eh, siguro, tsaka ano rin, if wag mo pa rin i-compromise yung truth. Yun. But say it, sabi nga nung with love eh, di ba? So, some people, what they do, yung they kiss, they kick, then they kiss. So, parang pinuri muna, kinuha mo muna yung maganda sa sinabi, yes. Tapos sabi ko, balansihin ko lang yung bagay na mali, tapos sabihin mo, pero ituloy mo yung maganda mong ginagawa. Ganun lang. Mm-hmm. Tama, tama. Na yun nabanggit ni Kuya Erwin na sandwich, yun eh. Oh, yung sandwich. Oh, diba? It will work in some people, but not all. Not always. Oh, not yeah. always. Sa plan na, sa culture ng mga ano people who are very sensitive. Oras na ma-offend mo sila, hindi na nila ano yan, papansinin yung mga kind ano mo. Kasi meron na lang. So, alam mo yung sandwich principle na yan, somehow it conflicts with your principle of one, first impression. Kung ano man ang first impression ng tao sa'yo, sometimes it will last. Kung impression niya sa'yo, ay, sinaktan ako ng tao nito. So, next time around, hirap ng bawiin. Sabihin mo. So, ako, I like the sandwich principle, but sometimes it does not really work that way. Work. Case to case, no? Kuya Erwin, case to case. Can I address also yung pleasing men? Pleasing all. Sige po, sige po. Pleasing. Sige po. Kasi sa Bible, mayroong parang dalawang apparent conflict lang, but it's not really a conflict. Kasi sabi sa 1 Corinthians 10:31, or 10:30, basta yung last verse ng 1 Corinthians, I please men. Sabi ni Paul, I please men, that I might save some. So, yun ang ano ni Paul. He pleases all men with the purpose of trying to win them over to the Lord. On the other hand, may sinabi siya sa Galatians, do I now please men? Do I now seek their favor? So, there are two contexts dito sa pleasing men. Number one, it's okay to please men in order to win them to the Lord. But it's not okay to please men in order for you to gain favor. O kaya pag sinabi na yung nasabi na self-aggrandizing. So, walang problema doon. So, two ways of looking at things. Yes. Thank you, Kuya Erwin, for that wisdom. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa ating advice, no? Payo natin sa ating mga kapatid na nanonood sa atin pagdating sa communication. Ano ba yung pwede pa natin idagdag? So, unahin natin kay Kuya Jason. Kayo po. Yeah, sa akin, simplehan lang natin, ano? When yung communicate yung partner natin, kung may sinasabi, let's just say thank you. Pag meron naman tayong mali, let's just say, I'm sorry. So, problem solved. Ilang pa. Very good. Maraming salamat, Kuya Jason. Kuya Edwin. Edwin, go. Yes. Ang sa akin is yung nabanggit mong speaking the truth in love. Napakahalaga niyan. And I always look at the definition. Ano ba? How do we speak the truth in love? And I always revert back to 1 Corinthians chapter 13. Paano ni Apostle Paul define ano bang love? No? Love is patient, love is kind, it's not jealous, no? It's not boastful or proud. So, in mga bagay na yun, how we convey that message should be in that context when we speak the truth. Hindi para sa ating sarili na iangat sarili natin, but to be able to convey a message na ramdam nila yung pagmamahal natin, ramdam nila yung concern natin at yung care natin sa kanila. Yes, maraming salamat, Kuya Edwin. Sister Tosca.
Yay! Marami po ako napulot sa mga kuya. Thank you so much. Iba po talaga ang wisdom ng nakakatanda po talaga sa akin. Hindi po totoo sa akin. Masakit yata daddy. Yun. Hindi po. Actually po, kuya, yun po talaga yung payo ng daddy ko. Basta kung gusto mo maging successful, magdidikit ka sa mga successful. Kaya dumidikit nga po ko sa inyong lahat eh. Kasi gusto ko maging successful. Siyempre gusto ko rin ng wisdom. Pero ito na po, ito po yung natutunan ko. Sa lahat po na nabanggit po ng ating mga kuya, naniniwala po, totoo po pala talaga that actions speak louder than words. So parang it's a whole po talaga. So ang gagawin ko po as a wife, I will aim to please my husband. Naksing sabi ni Kuya Erwin, I will aim to please my husband to win him for the Lord. Diba po? Gusto ko po na sa buhay ko po as a wife, yung husband ko, lalo po niyang purihin ng Panginoon. Mabait ang Panginoon, di ba? So, yun po. Thank you po. Thank you, Sister Tosca. Kuya Erwin, kayo po. Sa akin, communication. Maganda yung in-emphasize ni Brother Bong yung listen. No? But, okay yun. Sa akin, in fact, that comes before talking. You listen first. Before that, think well of the person you're talking to. Ibig sabihin, give him the benefit or give her the benefit of the doubt. Don't come into the communication table na meron ka ng preconceived notion. Itong kausap ko. Manluloko to. Ganyan. Hindi. Give him or her the benefit of the doubt. And tulad ng talk less, hear more, listen more. So, ayan, kasi sabi sa Bible naman, in the multitude of words, sin is not lacking. So, keep your words to a minimum. Okay. So, yun sa akin. Okay, maraming salamat Kuya Erwin. Kuya Bong! Ayan, alam nyo, yung platinum rule ni Jesus, do unto others what you want to be done unto you. So, sa ating pagkikipag-usap, lagi nating isipin yung kausap natin more than ourselves. Kasi hindi yung gusto nating iparating. Kung ano yung nakakarating sa Kanya. Kaya maalala ninyo, si Jesus Christ is the very Word of God. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He became flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao siya para lalo nating maintindihan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi natin gagap yung love na yon hanggat siya'y nagkatawang tao at maunawaan natin na dinaanan niya ang problema pinagdadaanan natin, naiintindihan niya yung mga nararamdaman natin, yung pait at gutom na nararamdaman natin, naintindihan niya. Kaya alam niya kung ano yung dapat niyang sabihin para sa atin. And that is why yung kanyang communication ay sobrang liwanag because He became like us. Yes. Maraming salamat Kuya Bong. At ito nga, iwan natin yung may isang saying na sinasabi nga, people can forget what you say, but they will always remember how you made them feel. Di ba? Kaya ingat ha, sa pananalita, ingat tayo. At siyempre, maraming salamat po sa inyong panunood. Pasalamatan natin ang ating mga kapatid, si Kuya Edwin, si Kuya Jason. Naku, maraming salamat sa inyong pagsali. Marami kaming natutunan. At siyempre, maraming salamat Sister Tosca, Kuya Erwin, Kuya Bong sa ating mga payong binigay. At maraming salamat, siyempre, sa ating mga tagapakanood. At huwag nating kakalimutan, ubaraw, umulan, bumagyo. Pag kailangan mo ng payong, ayan. Meron tayo. Payong. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you. Bye-bye.